gusto mong malaman kung paano ginawa yung video na yun, stay ka lang kasi ituturo ko sa iyo yung step-by-step process at yung video editing process. Ituturo ko rin sa iyo yung mga kailangan na gamit about sa video na yun. So, kailangan muna natin ng Lazy Susan. Ito. Siya yung nagpapaikot dun sa keyboard, dun sa video. Second naman is yung ating 2x telephoto lens. Ayan. Siya yung ilalagay nyo dun sa camera nyo para magkaroon ng zoom effect. Kasi kapag ka yung zoom lang sa phone, minsan lumalabo yung quality ng video natin. Third is yung ating illustration board. Siya yung magsisilbing backdrop natin dun sa video para walang ibang nakikitang background. Wala naman kayong illustration board, pwede kahit itim na tela. Fourth is kailangan natin ng black na table. Kung wala kayong black na table, pwede rin kayong bumili ng illustration board. Tapos patong nyo dyan. Or pwede rin kayong magpatong ng black na tela. Next is kailangan natin ng dalawang lighting. Pwede siyang dalawang softbox or dalawang ring light or pwedeng tigisa. So yung sa akin kasi isang ring light tsaka isang softbox. And last but not the least, kailangan natin ng keyboard. So yun guys, para sa first scene natin is yung umiikot yung keyboard, di ba? So ang setup kasi doon nakapatay talaga yung ilaw. Pero for the sake of the video lang, hindi ko muna papatayin yung ilaw. Para lang makita nyo kung paano siya umiikot. Ah, okay. So ito yun, ganito yung ano, ganito ko siya ginawa. So naka-steady lang ako ganyan, and tapos pinaikot ko lang siya. Habang gumagano'n yung ilaw nung keyboard. So ayun yung first scene natin. So yung second scene natin naman is naka-steady lang siya. Pero nakapatong siya kasi diba parang nakatayo siyang ganun. So ganito yung ginawa ko dun. So first, kailangan nyo muna nitong pamatong lang. Kahit anong pamatong, basta mabigat lang siya para sturdy, para hindi siya gumagalaw, hindi siya dumudulas. Ayan, kasi itatayo natin tong keyboard eh. So ayan, diba naka-ilaw siya, papatayin muna natin yung ilaw. Ayan. Kasi ang gagawin natin dyan, para siyang may spotlight. Parang sinisinagan siya ng spotlight, parang ganun. So, papatayin ko tong ilaw na to, guys. Tapos gagamitin natin yung ring light, okay? So, guys, ito yung ring light. Ang gagawin natin is parang dadaanan lang natin siya. Tapos nakaganto yung ring light natin. Ito, guys, gagawin ko na. So, guys, ayun yung second scene natin. Para naman sa third scene natin, sobrang dali lang nun kasi umiilaw lang yun eh. Bale, sinakto ko yung pagwala ng ilaw, yung pag-black niya, para matransition ko siya about dun sa next shot natin. So, ito. Ayan, ito kasi yung ilaw nun, ito yung ilaw nun. Ayan, yung parang nagsasalubong shots mawawala, parang ganun. Ayan, para makita niya. Ayan. Ayan guys, nakaganyan lang siya, tapos, ayan, video ko lang siya ng ganyan. Tapos, hintay natin mawala yung, yung ilaw that mag-dark. Yan. Isa pa. Yan. Kasi isasakto natin yung pagwala nung ilaw niya dun sa pag-up. Yung sa parang biglang susulpot yung keyboard, tapos umiikot. So, ayan yun. Ayan yung next natin. So, ayan guys, dito tayo sa fourth scene, which is yung umiikot na keyboard. Madali lang yun. Sabi ko nga sa inyo, kailangan natin nito. Itong Lazy Susan, ayan. Tapos, kahit anong pamatong lang, basta lang siya, sturdy lang siya, sturdy. Ayan. Para lang hindi siya umaano. Ay, hindi sponsored to ah. Ayan, ayan. Ayan, ganyan lang siya, tapos, papaykutin lang natin to. Pero bago yon dapat, yung ring light nandito, yung ring light dapat sa harap niya. Para mas maganda yung lighting ng keyboard, parang cinematic effect, di ba? Habang nandyan siya, dapat nasa center din tayo. Ayan. Dapat wala ang ibang nakikitang color, dapat yung black lang talaga. So, ganito ko siya ginawa. Papaikutin lang natin, tapos that's it. Okay na yun. 1, 2, 3, okay. So yun lang guys, sobrang dali lang, di ba? Tapos yung next scene naman natin dito. So for the next vid naman is yung mabilis, di ba guys? Yung parang sunod-sunod na video. May daya doon. So ang gagawin nyo lang doon is, since mabilis naman siya, hindi naman mapapansin ng mga viewers yun. Ang gagawin mo lang, ako kasi personally ginawa ko, lahat ng mga failed na videos ko, lahat ng mga hindi magagandang shots, doon ko nilagay.
ika-cut-cut mo lang yon tapos isasalpak mo dun sa beat na mabilis. So, hindi na mapapansin ng mga viewers yun. Promise. Ayun yung technique. Yung sa mga next na video naman, yung mga close-up ng keyboard, ikaw na bahala dun. Kasi freestyle lang yun eh. Parang ikaw na bahala kung ano gusto mong camera movement, ipakita mo close-up, mga ganun. Ako kasi ganun ginawa ko. Lahat puro close-up lang, puro ganun lang, tapos hanggang sa matapos na yung beat. Kasi mabilis lang naman yung music eh. So, ayun. Tapos na tayo sa shooting part. Lipat naman tayo sa pinakamasayang part, which is yung editing process. So, sa editing process kasi, kahit may mali kang shot or kahit may medyo hindi magandang shot, nadadaya kasi yun. So, tara! What's up guys? So, dito tayo sa editing process natin. Kung mapapansin nyo guys, wala akong masyadong ginawang sound design. Pure music lang talaga siya dahil sinakto ko lang talaga siya sa beat. Tapos, para sa first clip natin, ang ginawa ko is naglagay ako ng time remapping para sa simula, mabilis siya, then halfway through, babagal siya. Ito. Makita nyo ba? Isa pa. Ayan. Sinakto ko sa beat yung pagbagal niya. Tapos, naglagay din tayo ng scale, scaling. Ayan. Naglagay ako ng keyframe sa simula hanggang sa matapos siya. Para meron siyang konting zoom effect. Ayan. Okay. So, transition tayo sa next clip. So, ang ginawa ko dito is hinintay ko lang mawala yung ilaw ng keyboard. So, ayan. Pagka wala ng ilaw ng keyboard, pinasok ko na yung sa part ng may spotlight. Ayan. Then, after nun, hinintay ko mawala yung ilaw ng spotlight. Then, pinasok ko yung third clip. Ayan. Gets? Isa pa. Okay. So, ang ginawa ko sa third clip guys, naglagay ako ng konting rotation para may konting ikot effect yung keyboard natin. So, dito yon kung makikita nyo. Ayan. Naglagay ako ng scale para konting may zoom effect din siya. And then, naglagay tayo ng rotation. Ayan. Para umiikot siya konti. Okay. Gets? Tapos, para maipasok natin yung fourth clip, ito. Yan, para maipasok natin yan, ang ginawa ko is naglagay ako ng opacity para hindi masyadong hard yung pagkawala nitong keyboard na to, para unti-unti. Tapos sinakto ko yung gitna ng ilaw. Ayan o, tingnan nyo. Ayan, ito yung gitna ng ilaw. Ayan, sinakto ko yung gitna ng ilaw sa pagpasok ng third clip. Yon, hindi naman papansin yan sa mismong output kapag ano. Ayan. Then, ang ginawa ko dito, nilagyan ko siya ng bounce effect. Eto, kung makikita nyo. Ayun, parang tumalubog siya, diba? Bali, ang ginawa ko dyan, naglagay ako ng keyframe. Ayan, dito yun, no? Kung makikita nyo. Ayan. Ayan, basta dito yun sa position. So, pwede mo siyang ilagay-lagay sa ganyan. Maglagay ka lang ng keyframe. Gets? Okay, so next tayo. After ng fourth clip, yan, naglagay din ako ng time remapping doon. So, ang ginawa ko doon, binilisan ko lang itong part na to. Yan, sinakto ko lang sa beat, then bagal ulit. Tapos, time remapping ulit yung mabilis. Ayan. So, dito na tayo sa next clip natin. Di ba sabi ko sa inyo kanina, dito sa part na to, magka-cut-cut lang kayo. So, ayan. Ang ginawa ko dyan, ayan o. Nag-cut lang ako ng sobrang nipis. Ayun o, halos 1 second lang yata yun, or point of a second lang yata yun. Tapos ang ginawa ko dyan, inulit-ulit ko lang siya. Hindi na siya mapapansin sa mismong output kapag na-edit na. So ayun, tingnan nyo. Ayun, frame by frame yan. Ayan. O, diba? Nauulit lang siya. So, ayun yung sinasabi ko dun sa cut-cut lang. Hindi na mapapansin yun. The next, ito na yung sinasabi ko sa inyong freestyle. So, kayo na bahala dyan, guys. Ayan. Isa pa. Ayun, dun sa part na yun, naglagay din ako ng konting time remapping or speed ramping para hindi siya masyadong hard yung cut. Yun. Para smooth lang siya. Bibilis, biglang babagal. Okay?
Tapos ang ginawa ko dito sa parang flickering effect, ayan, eto. Bali, ang ginawa ko dyan, nag-cut ako nung nag-cut, one frame. One frame, then cut. One frame, then cut. Puro ganun. Eto, papakita ko sa inyo yung ano. Ayan o. Kapag nag-skip ako ng one frame, ayan. One frame cut, one frame cut, one frame cut, one frame cut. So, ayun lang. Sinakto ko lang dun sa bit na parang may mga pumapalong mabilis. Eto, isa pa. Pak. Tapos. So, ayun lang guys. Kung meron pa yung suggestions or request, comment lang kayo sa baba. At lagi yung tatandaan guys, always stay creative.